4.8% ang average na inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong second quarter ng taon. Pagdating ng ikatlong quarter o yung July to September period, pumalo na ito sa 6.2% average ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. 5.7% ang inflation rate noong July, 6.4% nitong August at naging 6.7% noong September, na pinakamabilis mula February 2009 kung kailan 7.2% ang naitala. Ang average na inflation rate para sa unang siyam na buwan ngayon taon, nasa 5%, mas mataas sa target para sa taon na 3.0% plus minus 1 percentage point. Ayon sa mga analyst, kabilang sa dahilan ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain at ibang commodities na resulta ng masamang panahon at supply shortage. May epekto rin daw ang presyo ng petrolyo, pero kumpiyansa pa rin daw ang mga economic manager ng gobyerno na unti-unting bababa ang inflation rate sa huling quarter ng taon. Inaasahan na raw kasing mararamdaman ang contingency measures ng pamahalaan tulad ng importasyon ng bigas at isda at ang napipintong implementasyon ng rice tarification bill. Ang Department of Trade and Industry bukas na sa pagtanggap ng aplikasyon ng mga retailer at manufacturer na interesadong mag-import at magbenta ng bigas at asukal. Kasunod yan ang paglagda ni Trade and Industry Secretary Ramon Lopez at Agriculture Secretary Manny Piñol sa General Guidelines para sa pag-angkat ng pribadong sektor ng bigas at asukal sa ilalim ng programang Presyong Reasonable Dapat o PRD. Hindi raw dapat tataas sa 38 pesos ang kada kilo ng ibebentang bigas at hindi naman dapat lalampas sa 50 pesos kada kilo ang ibebentang puting asukal. Ang pagpapahintulot sa pag-angkat ng pribadong sektor at end user ay alinsunod daw sa direktiba ni Pangulong Duterte na paramihin ang supply ng bigas at asukal para mapababa ang presyo nito, lalo ngayong magpapasko. Sa Zamboanga City, mataas pa rin ang presyo ng bigas, 43 hanggang 58 pesos ang kada kilo, depende sa klase. Sabi ng mga natitinda, kung tutuusin ay bumaba na ito ng hanggang 3 piso. Ganyang presyo rin daw ang ibinaba ng bigas sa ilang pamilihan sa Lawag City, Ilocos Norte. Piso hanggang 3 piso naman ang ibinaba ng kada kilo ng lokal na bigas sa Surigao City. Nananatiling mataas ang presyo doon ng mga imported na bigas. 4 piso naman ang ibinaba ng presyo ng bigas sa pamilihang bayan ng General Santos City. Sa Alabel, Sarangani, pinipilahan ang bentahan ng bigas sa isang church ministry. Kumpara kasi sa 45 hanggang 50 pesos na bigas kada kilo, mas murang ibinebentang bigas doon na 30 pesos lang kada kilo. Pero limitado lang sa 5 kilo kada bibili ang pagbebenta ng bigas. Rida Reyes, GMA News.